safety, convenience, and capacity. Ito ang ilan sa leading characteristics ng newly launched model ng Isuzu, ang MUX 2023 edition. Paano nga ba nito na-elevate ang driving experience and safety on the road? Alamin natin yan dito sa Manibela. Pero bago yan mga kamanibela, kung bago kayo sa ating YouTube channel, click, subscribe, and hit the bell button for more detailed vehicle reviews. Hello mga kamanibela, ako po si Jason James Sahol, Product Planning ng Isuzu Philippines Corporation. So ang mga variants na available ng Isuzu MU-X natin, nagsisimula sa RZ4E LS 4x2 Automatic, yun po ang ating pinaka-affordable para sa general market. Meron tayong RZ4E LSA 4x2 Manual, meron tayong 3.0 LSA 4x2 Automatic, 3.0 LSE 4x2 Automatic, at yung ating top of the line na 3.0 LSE 4x4 Automatic. So, depende sa variants na meron tayo, meron tayong mga kulay. Unang-una, ang bagong color na Norwegian Blue, meron tayong Satin Pearl White, meron tayong Onyx Black, meron tayong Mercury Silver, at meron tayong Splash White. Pagdating naman po sa presyo ng Isuzu MU-X natin, nagsisimula po ito sa 1,650,000 pesos, papunta po sa ating top of the line na 2,505,000 pesos. For today's feature, we will be highlighting the 2023 Isuzu MU-X top of the line variant, the LSE. So ito po yung ating 2023 Isuzu MU-X na bagong modelo ng MU-X. Ang bagong changes po nito is yung bagong color na Norwegian Blue. Ito po yung bagong introduction namin na kulay para sa MU-X. Ngayon, sa harapan natin, meron tong mga minor changes. Ito po ay mga bagong kulay na magnetite gray. Dito naman po sa gitna, ito is black chrome. Okay. Dito naman po sa gilid, ang alloy wheel po natin is bagong design na rin. Ito po ay 20 inches pa rin in rim diameter, pero meron na to siyang bagong aggressive pero mas sophisticated na design. So, ito pong specific na MU-X na to, ito po yung ating LSE na variant. So, ibig sabihin, ito po yung top of the line. Meron po tayong ADAS system na nag-a-assist sa mga biyahe natin to ensure yung family natin is safe and sound and yung driver natin is may peace of mind while traveling during ating mga long vacations. So isa sa mga bagong feature na meron tong Isuzu MU-X namin ay ito po yung smart step sensor. So kailangan nyo lang yung susi ninyo na nasa bulsa, ensure lang na nakalock ang vehicle. For example, nakalock yung vehicle. At dito po meron tayong sensor. So from here, kailangan nyo lang pumunta dito sa gitna ng sensor. Pag narinig yung beep, atras po tayo. Magko-confirm po yan siya, dalawang ilaw. Automatic na ito siya tataas. So hindi nyo na po kailangan babalansin ng ganyan or hahanapin pa kung saan banda yung sensor na nakatago. Ganyan. So sa gitna lang nitong dalawa, makikita nyo na asan kay Pepesto. So hindi lang to siya sa opening pwedeng gamitin, pwede rin to siya sa closing. From its head-turner redesigned exterior, ano-ano naman kaya ang bagong features nito from the inside? So dito po sa LSE variant natin, sa loob po nito, meron to siyang leather interior at yung driver side natin, meron siyang 8-way power adjust para mas komportable yung driver pag-a-adjust ng kanyang upuan habang na tumatakbo in case na po kailangan. And for infotainment system, meron tayong 10.1-inch infotainment system na pwede mo i-connect yung iyong mobile phone through Android Auto or Apple CarPlay para
mas safe po yung ating pagmamaneho na hindi na natin kailangan galawin yung ating cellphone habang nagda-drive po tayo. So in terms po of flexibility, ang cargo space po ng Mio X natin ay napakaluwang. Yung third row po natin, pwede nating ibaba in case na kailangan natin maglagay ng additional load. Yung second row po natin, pwede rin nating i-tumble down. At yung second and yung third row natin, pwede po natin yan siyang i-fold flat. So pag fold flat po yan siya, pwede po rin siyang maglagay ng mga mahabang mga bagahe. Or at the same time, if tayong mga biyahero, pupunta tayo ng camping or any sort of activities, pwede po yan siyang mag-function as simple na kama sa likod ng Mio X. So yung additional feature nitong Isuzu Mio X natin na bagay na bagay sa Filipino families, especially sa mga long travels natin. Itong second row, meron po itong 220 volts na saksakan, up to 150 watts na kuryente. At meron po itong dalawang USB port, tamang-tama po for charging your mobile devices and other gadgets. So yung Isuzu Mio X natin, usually designed po yan siya sa modern na Filipino family. So alam naman natin na during nagbabiyahe po tayo, lahat ng mga ating family members kasama. Kaya po yung Mio X natin, napakaluwang and 7 seats. So kasama po natin si ate, si kuya, si bunso, and even po yung ating alagang aso, pwede po natin isama. We've seen the impressive upgrades on the exterior and interior of the 2023 Isuzu MU-X LSE. Now, let's see what this new model got under the hood. Okay, so ito po specific na Isuzu MU-X natin ay powered ng 3.0-liter engine, 4JJ3 TCX. Meron po itong 190 PS of engine power at 450 Nm of torque. In terms of fuel naman po, meron po itong 80 liters na fuel capacity, Euro 4 compliant. The 2023 Isuzu MU-X Edition has a 6-speed automatic and manual transmission depending on its variant. It also has 12.5-inch ventilated disc front and rear brakes. With a double wishbone coil spring on its front suspension and a 5-link coil spring on its rear, giving you a comfortable driving experience. Aside from its impressive looks and specifications, ano-ano pa nga ba ang capabilities ng SUV na ito that makes it efficient and safe for driving? To find out, let's take this 2023 Isuzu MU-X LSE for a test drive. Nakatanggap ng 5-star safety rating from ASEAN New Car Assessment Program o NCAP ang Isuzu MU-X. At isa sa ipinagmamalaki nila ay ang Advanced Driver Assist System o ang ADAS. Paano nga ba ito gumagana on the road? So, itong Isuzu MU-X natin, top of the line na LSE. So, ang isa sa mga highlight nito is yung ADAS, Advanced Driver Assist System. Gamit niya yung Smart Duo camera na andito. So, yan siya yung nagde-detect. Titingnan niya yung kalsada natin. If meron tayong biglang may obstruction or for example, may nakatigil sa harap tapos tayo dumidiretso pa rin or tumatakbo pa rin, yan yung tawag nating heads-up display. Magbibigay siya ng ilaw at alarm indicating na merong possible accident na mangyari. Ngayon, in case na hindi natin matapakan ang preno, meron din to siyang tinatawag nating automatic emergency braking. Pero again, this is just an additional safety feature. So hindi dapat tayo mag-rely na pabayaan natin na siya mamereno ng kanya. So itong Mio X din natin, meron to siyang adaptive cruise control. So andito to siya, pipindutin natin yan. Tapos pupunta tayo sa desired speed natin, then pipindutin natin yung set.
ganyan. So pwede ko nang bibitawan yung accelerator. Tatakbo na yan siya ng kanya. Ngayon, pag bumagal yung vehicle sa front, o for example, merong nag-cut sa front natin, kusa siya mag-slow down o mamemreno. Kaya tawag sa kanya adaptive kasi ina-adapt niya kung ano yung nasa unahan natin. Ngayon, kung gusto natin bilisan, pwede natin pindutin itong set or plus sign. Ganyan. Isang click, 1 kph ang advance. Pag slow down ka naman, ito namang negative sign. One click is 1 kph down. Pag ilong press mo yan siya, babagal yan siya ng todo. Kasama sa advanced safety feature niya is yung speed limiter. So for example, baguhan ka pa lang ng drive. Gusto mo na hindi ka muna sumobra sa isang certain speed. So ilagay mo lang same button dito sa adaptive cruise control. Unang pindot mo is adaptive cruise control. Second na pindot is yan yung speed limiter. Pag na-choose mo na yung limiter na function, pipindutin mo lang yung set. Ganyan. Ang minimum speed niya is 30, pwede mo rin siyang pataasan. Ngayon, kahit na anong tapak mo na accelerator, hindi talaga siya susobra doon sa set speed mo. So for example, ito, nakaset tayo ng 30 kph. Tapos, bebeluhan natin yung accelerator. Gaganyanin natin. Hindi talaga siya sobra, gaganon lang siya. Meron lang siyang konting feedback, tapos hindi siya sobra sa 31 kph. So kung gusto natin i-off, pwede natin pindutin itong cancel, then totally pindot na. Wala na yan siyang function. Okay. Meron siya. So yung speed limiter natin, helpful din yan siya if meron kang mga heavy load sa sasakyan. For example, meron kang awning na 10 sa taas. Kasi pag meron kang mga excess or extra baggage na nasa sasakyan, nasa likod, or meron kang towing, camping, ganyan, it is not advisable to speed up more than 80 kph. So maganda, lagay mo siya ng 80 kph, tapos kahit na anong tapak mo, hindi ka na sobra ng 80. Yun yung kagandahan niya ngayon. For comfortability, ang air conditioning system ng 2023 MUX ay mayroon ding dual zone auto climate control with pollen filter para sa mga variants na 3.0, 4x4, at 4x2 LSE at LSA automatic transmission variants. Ang 3 dial switch with pollen filter naman para sa kanilang mga 4x4 and 4x2 LSA and LS automatic variants. If gusto mo meron kang sariling temperature dyan, pwede mo i-control dito. So, painitin mo yan dyan. Then, let's say 23, 24, ganyan, 25. Sa akin, gusto ko maintain yung lamig. Andyan, 18 pa rin. So, you have your own temperature there. Meron din ako sa akin. Yan yung dual auto climate control. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nitong 2023 Isuzu MU-X LSE sa ibang variants nito? So sa majority naman sa MU-X natin is halos magpareho. Kung ano yung nasa top of the line natin, meron din sa lower variant. Pero syempre, meron yung mga premium features, meron si top of the line na wala sa lower variant. So for example, lahat ng variants natin, meron tayong infotainment system na 10.1 inch. But itong LSA natin, LSE rather, come equipped with itong leather interior and leather seats. And even itong 8-way power adjust. So sa succeeding variants natin is fabric seats and for the interior, yun yung mga traditional natin na dashboard design. Then, in terms of safety features, meron pa rin siyang mga active safety features and passive safety features. Minus lang yung ADAS natin. Yung ADAS available lang sa LSE variant. Pero again, active safety features, passive safety features, available yan from entry level all the way to top of the line.
just to ensure na yung mga family natin is safe during travels natin. And that's the 2023 Isuzu MU-X LSE. With its safety, convenience, and capacity, this SUV is yet another excellent choice, especially for families who love adventure and travel. For more automobile reviews and updates, don't forget to subscribe, like, and share this channel. And follow us on our social media accounts. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.